Kaugnay ng pagdedeklara ng all-out war ng Administrasyong Duterte laban sa New People's Army, makakausap natin ang political analyst na si Ramon Casiple. Magandang tanghali po, sir. Magandang tanghali. Opo. Ano po kayong posibleng implikasyon nitong edineklarang all-out war laban sa NPA sa aspeto ng ating pambansang politika at kaayusan sa kabuuan? Well, hindi ito kagaya nung total war ni Presidente Estrada noon, ano, sa Mayulet, na kung saan talagang putulan yun ng ugnay at talagang labanan na ang naging parang mode of operation. Ano? Mm-hmm. Ito hindi pa naman nagkakaputulan kahit na nagsasabi nagsulian na nung JASIC agreement. No? Marami pa rin channel na communication na open. Pero tingin ko, ang sinasabi ng presidente dito, babala na ito na hindi prepared ang gobyerno na... Hello? Go ahead po, go ahead po. Hindi prepared ang gobyerno na sumunod sa mga demands ano, ng CPT. Mm-hmm. Lalo na yung mga ginagawa nila sa field. Mm-hmm. Kasi remember, bago nagsabi ng pagtapos ano, ng unilateral ceasefire nila, ang NPA, may mga nangyari na eh. Mm-hmm. At marami dito ay atake nila ng NPA mismo. Opo, pero hindi ko kaya medyo extreme yung naging tugon ng pamahalaan mula doon sa mabilis na pag-usad ng usapang pangkapayapaan. May mga sinasabing ang violation, pero agad-agad, pagputol at all-out war agad ang ipinatawag ng militar. Well, alalahanin natin yung nature ng unilateral ceasefire. Mm-hmm. Yan ang ceasefire na diniklara ng isang panig na hindi naman nagsumpariho ng ceasefire ng kabilang panig. Mm-hmm. Kaya nga, parehong nagkahan sila ng violation. Oo. Kaya itong usapin na nawala yung unilateral ceasefire, sinagot ng pagkawala din ng unilateral ceasefire ng gobyerno, bumalik tayo sa labanan talaga. Mm-hmm. At dahil labanan yung naging forma, nawala yung tiwala, yung tinatawag na mga kondisyon ano, para sa maayos na usapan. Mm-hmm. Ito yung nangyari ngayon na tingin ko, may sama din ng loob ang presidente na marami na siyang ginawang pagbibigay, gaya nung release ng mga leader, ano, appointment sa cabinet, yung kinausap niya personal. Tapos ang nangyari, ay ayaw pakinggan yung usapin ng bilateral ceasefire. Kasi yun ang importante, yung may rules ang ceasefire. Opo. Uh-huh. Siguro, ang tingin ko, yung gobyerno, nagkaroon na ng conclusion na hanggat hindi masagot yung hamon sa field, ay hindi na mag-proceed yung peace talks mismo. Mm. Pero kasi ang sinasabi po, hindi na simpleng violation yan eh. Walang matayan kasi yung pag-uusap nangyari. Oho. Ang sinasabi naman po ng NDFP, babala na po nila ito bago pa man magsimula yung matagumpay na third round of talks, i-atras na yung NPA sa ceasefire. Kasi pwede naman daw maglaban habang nag-uusap. Reaction niyo po rito? Hindi yun ang balita ko. Ang balita ko nga, they're about to sign the room nung bilateral ceasefire. Nagulat yung government side. Biglang nagbago ihit ng hangin at naglagay na ng kung ano-anong mga obstacles ano, sa usapan. Mm-hmm. Kaya nauwi sila sa pag-uusap ulit sa February 22. Mm-hmm. Ibig sabihin yung nanggulat dito, yung NDF side, walang agreement na talking while fighting. Yun ang inu-offer nila ngayon after no in-announce nila na wala na yung unilateral ceasefire. Opo. Mm-hmm. Pahayag kaya po yung... pahayag po niya... Dito, ano to? Breach of faith ito. Kasi ano eh, merong usapin dito ng confidence building measure ang context niyan. Mm-hmm. Ang malaking issue ng NDF na sinasabi nila palagi, yung pag-release ng 400. Mm-hmm. Eh, sinabi na nga ng presidente, posible yun, amnesty yun eh. At nangyayari yan sa lahat ng mga ganyang usapan, mm-hmm, ay katapusan, hindi sa simula. Opo. Openly po, pahayag po ni NDFP panel chairperson, nagkawili yung talking while fighting. Kasi nangyari naman daw ito noong panahon ni Ramos at marami namang agreement na napagkasunduan kahit na nagigera on the ground, yun professor. Yun ang pilit nila. Mm-hmm. Ang problema nila, wala namang ganong posisyon ang gobyerno. Mm-hmm. Hindi naman sila nagdidikta dito eh. Mm-hmm. May usapan kasi na, in fact, na nag-negotiate sila ng ceasefire.
walang ganong posisyon ng gobyerno na talking while fighting. Pagpupumilit ni Ginoong Agkawili, sino audience niya? Kapili nila. So palagay niyo kaya nag-backfire yung kanilang kahilingan dahil mula doon sa kahilingan na i-release yung 400, ngayon pinaaresto na yung mga NDF consultants sa pansamantalang pinalaya. Definitely, talo sila doon sa naging proseso na yan. Ano? Mm-hmm. Kasi ang gobyerno, tinamad na. Until magbago yung isip ng NDF doon sa talking while fighting at saka doon sa ginawa nilang kondisyon yung release ng 400, wala yan, bakbakan na yan. Mm-hmm. Yun ang message actually ni Presidente, tingin ko. Mm-hmm. I doubt kung sarado na ang gobyerno sa usapang pangkapayapaan. Pero definitely, hardball na ang game dito. Mm-hmm. Ano naman po ang reaction nyo? Sabi ng ilang mababatas, hindi kaya dahil pumalpak yung war versus illegal drugs, kaya naman na pag-atas ng ceasefire at NPA, pag-atake nila sa Bukidnon at Davao Oriental na kinamatay ng 4 na sundalo, may overkill pa nga daw doon sa pagpatay na ito. Reaction nyo po? Ang hirap naman, ang layo ng hugot na yun. Kulit dating sa akin, may sumasakay dito at namumulitig. Walang relasyon yan. Ang dynamics ng pisto ay walang ganong klaseng relasyon. At least, ano, sa ngayon. Mm-hmm. Kasi in the first place, hindi gobyerno nagsimula nung buong sa pisto. Mm-hmm. Ang nagsimula nito ay ang side ng rebelde nung tinanggal nila na yung unilateral ceasefire and even before nung nagkaroon ng mga offensive ang NPA, ano, kagaya nung sa Bukidnon at saka sa I think sa North Cotabato. So hindi talaga sabihin, hindi naman gobyerno nagpasimula, kasi kung pwede mo sabihin yun na may politika doon kung gobyerno yung nagtutulak, ano, na magkaroon ng ganyan situation. So talagang napikon na lamang po itong si Pangulong Duterte dahil we understand si Defense Secretary Lorenzana at maging yung NDFP panel, ang rekomendasyon nila ay huwag i-atras yung unilateral ceasefire. Pero iba yung naging desisyon ng Pangulo pagkatapos ng mga insidente yung nangyari. Tignan ko, may bahagi na pikon doon, ano. Kasi maganda. Maganda yung supposedly ang nangyayari sa Roma kahit na nagkaroon nga ng jit-jitan doon sa bilateral ceasefire. Mm-hmm. Pag uwi dito, biglang in-announce yung pag-atras ng unilateral ceasefire. At basically, ang sinasabi ng NPA, tuloy ang laban. Mm-hmm. Kumbaga, in-undercut yung naging proseso sa Roma. Mm-hmm. Kaya may question in fact dyan, may control ba talaga itong sa CPP, sa kanyang army. Mm-hmm. Kasi yung nagtanggal ng unilateral ceasefire ay NPA Operational Command, no? Spokesman pa nga lang, wala pang formal na statement. Pero yung naglagay ng unilateral ceasefire ay Central Committee ng CPP. Mm-hmm. Kaya pa talaga ng NPA na gumawa ng ganong klaseng decision without the consent at actual na decision ng partido. Mm-hmm. Baliktad ang sitwasyon niya. Opo. Pag ganyan kasi, magiging usapin na yung alba nangyari sa lobby na ngayon. Mm-hmm. Ngayon po, mayroon na rin usapin tungkol sa sinasabing smokescreen daw itong all-out war para sa martial law declaration. Meron mo ba kayo naririnig na ganitong opinion? Narinig ko na yan, pero that's an opinion. Ano? Mm-hmm. Entitled naman siguro yung nagsabi niyan, pero wala akong nakikita ng batayan niyan. Mm-hmm. Palagay niyo po saan hahantong itong mga pangyayaring ito, maging yung NDFP panel at yung GRP, nagulat doon sa bilis ng mga pangyayari. Although yung dalawang partido namang yun, positibo pa rin na kahit papaano magpapatuloy yung usapang pangkapayapaan pagka huminahon na ika nga yung init ng dalawang panig. Dalawang senaryo nakikita ko din na posible. Isa dyan, yung nagkaroon ng konsenso sa loob ng CPP at NPA na mas mahalaga yung pag-usap. And therefore, i-tone down nila yung demand nila. Mm-hmm. At magkakaroon ng another round. At posible magkaroon nga ng bilateral ceasefire. The other scenario is magkatigasan sa loob. Mm-hmm. Kasi halata magkaiba ng mga posisyon yung mga nag-negotiate at yung mga nasa field. Malaking possibility pag ganun ng scenario na magkaroon ng hatian ano, sa loob ng rebel movement. Opo, medyo malaking usapin po 'yon, yung nabanggit nyo, yung hatian doon sa loob mismo ng rebel movement. Ngayon ho ba meron kayong naririnig na ganoon? Kasi noong 80s or 90s, if I'm not mistaken, nangyari ito
at naging madugo yung yugtong ito ng Communist Rebel Movement sa Pilipinas? Wala pa namang nakamba. Ang sinabi yung pinag-usapan natin, isang direction lang yan. Isang possible direction. Sure. Pero ang kaya ko kasi dito, no, yung mga nag-negotiate, tingin ko, sincere na yan, talagang seryoso. Naghahabol lang ng maximum na makukuha. Pero iba yung tono ng announcement ni George Matthews na talagang wala silang kikilalanin na expire. So, pag nag-minti na yung ganyang matigas, banggaan sila dyan talaga. At ang ginawa ng presidente na naglagay ng pressure, no, sa pamamagitan ng pag-atras ng kanyang team at ang kanyang position for pisto, pressure na malaki yan. Something is got to give, tawag. Okay. But finally po, anong kaya mangyayari ngayon na dito sa konteksto na bukas naman, I'm sure, yung backdoor ng magkabilang panig, lalo pat close, ika nga, yung mga rebelde sa Pangulo. Meron silang open communication sa kanya at hindi naman isinasara ng dalawang panig yung posibilidad na mabuhay yung usapang pangkapayapaan. Well, ako ang tingin kong meeting point yan, at least temporarily para matuloy yung pistok, ano, ay mag-release ang gobyerno ng ilan, hindi lahat. Lalo na yung mga may sakit, banda, yung isa madaling i-release. Ano? Ngayon, yung kabilang panic naman, tingin ko, the only way na makabalik sa table yan ay pumayag sila sa bilateral na ceasefire. Hindi na ano eh, hindi na papayag ang gobyerno ng talking war fighting. Okay. Sige po, siguro abangan na lang natin yung mga mangyayari sa mga susunod na araw. Maraming salamat po sa inyo. Sige po, magandang maraming. Sige noong Ramon Casiple, isang political analyst.